Hello. Ito na yung continuation ng video. So, tapos na tayo mag-reference load. So, magsa-seismic definition na tayo. Pero before that, dapat mag-setup muna tayo ng rigid diaphragm command. So, yung dati yung ginagawa sa rigid diaphragm command is nagma-master slave kayo, no? Yung master slave command. General, let's say, spec. So, parang kukuha ka ng any node doon sa floor. Then, tsaka ka ngayon mag-master slave. Okay, so, parang ganito, no? So, papakita ko lang yung old traditional way na ginagawa ninyo. So, let's say, node, master node, let's say. So, rigid lang siya sa XZ, ano? XZ. Then, type mo dito yung 7. Okay, so, click add. So, yung 7 na yun, then then click mo yung assign, then yes. So, parang ganyan yung ginagawa nyo, no? Ngayon, yung, para makita mo yung master slave command, so, shift, tsaka L. Ayun, yun yung master node, yung may block. Then, slave yung mga nodes na yun doon. So, parang binabind mo yung lahat ng nodes na yun na mag-move siya ng one time. Okay, so, ito yung old command dati. So, meron ng rigid diaphragm command ngayon si STAD. So, kahit hindi mo na gawin ito. Okay. Pag ito kasi ang ginamit mo, hindi ka makaka-extract ng center of mass. Okay. Ayun. Pero pag nag-rigid diaphragm ka, makaka-extract ka ng center of mass. So, kaya mas recommended yung rigid diaphragm command kesa dito sa master slave command. Okay, so delete na ta. Delete ko na ito. Okay, so pinakita ko lang 'yan, ano? So from now on mag rigid diaphragm command na kayo. Okay, so set niyo sa front view. Then i-measure muna natin 'to, no? Kailangan natin 'yan. Okay. So shift and tayo tanggalin natin yung node numbers. Okay? So, ngayon, node cursor tayo. Select mo itong mga nodes dito. Then, punta tayo dito sa node. So, floor diaphragm. Then, 1.8. Okay? Then, click. Assign. Ayan, assigned na yun. Then, select natin itong nodes dito. So, then, click natin yung node. Punta ko sa floor diaphragm. Then, 1.8. Click assign. Then, lastly, dun sa taas, click node. For diaphragm, 7.8. Then click assign. Okay, so ngayon may diaphragm command na tayo. Okay, so balik na tayo sa load and definition. Tanggalin ko na rin yung mga dimensions doon. Okay. Mayroon pa tayong kailangan didagdag, no? Yung para mag-check siya ng soft story, no? Doon sa structure. Okay. So after nung diaphragm command. Asan yung diaphragm command natin? Ayun. So itong kagandahan dito sa bagong editor ng STAD, so napakadali niyang i-zoom. So control key sa keyboard tsaka scroll mo lang yung mouse mo. So ayun, ma-zoom mo siya. Okay? Unlike before yung editor niya select series 5 and below. So, hindi mo siya ma-zoom. Okay, so, mas better itong select series 6 na editor. And makikita mo, meron din siyang parang table of contents dito. Pag nag-double click ka doon, so pupunta siya doon sa mga items doon. Or, let's say, yung constant. So, punta siya doon. Or supports. So, ganun ka bilis i-access. Unlike yung before, kailangan i-scroll mo pa or mag-find ka dito. Ayan. Okay, so anyway, dito tayo, double click floor diaphragm. Then, itatype natin dito. Check. Soap. Story. Okay. ASCII-7. Okay. So, wala tong equivalent na graphical user interface command. So, kailangan itype mo yan. Then, i-check nyan kung merong any weak story doon sa structure mo. Check soft story ASCII-7. Click save, then
close. Tagal nito ah, naka-share kasi yun. Okay. So, ngayon, pwede na tayo mag-seismic definitions. Okay. So, dito. So, click add. So, UBC 97 tayo, no? Dito naka-base yung NSCP 2015. Then, zone natin is 0.4. Importance factor natin is 1. Okay. So, category 3 yung structure natin. Then, so, both special moment frame siya. So, 8. Base dito sa seismic natin. Sana yung seismic parameters natin. Ayan. So, nakalagay dito. 8.5 siya. Okay? So, 8.5. Okay? 8.5. Ayan. So, earthquake force resisting structural system of concrete. Meron kasing isang table. System of steel. Eh. Okay? So, ito concrete. Then, 8.5. Okay, so base, ito yung sa NSCP table to. 8.5. Then, soil profile type, wala tayong any soil data. So, 4 ang gagamitin natin. Then, near source factor is 1. Kasi yung structure natin is, ang project location natin is 40 kilometers from seismic source. Kung pumasok siya within 10 kilometers, nandito yan. Within 10 kilometers, seismic parameters, ayun. Okay? So, pag pumasok siya within 10 kilometer distance, so, mas mataas yung factor mo ng NB. Okay? So, yung NA, okay pa rin siya sa 10 kilometers, pero yung NB tataas. Okay? And pag pumunta tayo dito sa project location, ayun, nasa region 3, zone 4, zone 2, then region 3, then, 40 kilometer from known seismic source, which is yung fault. Okay, yung fault line. Okay, seismic fault. Ayan. So, balik tayo sa stud. So, 1. Then, CT value natin is, dito tayo sa loadings, 0.0853. Okay, copyin ko na lang yan. Then, dalhin ko dito. 0.0853. So, kung saan ang galing yan, andito. Okay. Ito. 0.0853. 731 pala dapat. Okay. 0731. Okay. 0731. Okay. 731. So, baguhin natin yung ano, nandito sa Excel natin. Loadings. Okay. 731. Yan. Okay. 0.0731. Then, itong period, pwede mo siyang i-overwrite. Eh. Okay. So, wag mong gagamitin yung calculated ni stat kung gusto mo. Pero, automatic yan. Kakalculate ni stat. Kasi, meron kang height. Eh. Okay. Ang formula naman yan is andito, ayan yung T, CT, HN to the 3 port. So, meron kang CT value, then yung HN mo is kukunin ni stud from yung pinaka-maximum height, then H to the 3 port lang. So, yun ang gagamitin ni stud calculation sa period. Okay? Then, so, okay na yan. I-leave mo na lang yan. Then, itong accidental load, meron tayong accidental load. Pero ibang way yung gagamitin natin kasi gumamit tayo ng rigid diaphragm. Okay? So, i-discuss ko mamaya. Okay? So, pero pag gumamit ka ng, let's say, yung kanina, yung traditional na ginagawa siguro ninyo, yung master-slave. So, dito applicable yon yung accidental load. Okay? Pero mamaya, may di-discuss ako since gumamit tayo ng diaphragm, may ibang way ng pag-add ng accidental load. Okay? So, click add. Ngayon, magtatanong ng mass function yan, no? May model na kasi natin yung W, eh. I mean, sorry, yung, let's say ito, yung CBIRT. Okay, so yung W ngayon, yung seismic mass. Okay, magtatanong yan.
since ginamit na natin to ng reference dead load, so i-capitalize natin yan. So gamit ito, reference load, dito. Okay, so click natin to, click add, then reference load, ayun, reference load, then dalhin mo lang doon, then y. Okay, so meron ka na ngayong seismic mass. And at the same time, mamaya, i-recall lang natin ito sa dead load under dito sa load cases details. So, i-call lang natin yan, then i-change natin as negative 1. So, ang nangyari dito, isang loading ka lang, then i-recall mo lang siya. Okay? Kung saan mo siya gustong i-reference. Ayan. So, okay na tayo dito. Oops, hindi ko pala na-i-add. Sorry. Reference load. Dali mo doon. Ayan. Then, click add. Kailangan magkaroon ng item dun sa ilalim. Okay? Add. Tara niya. Add. Close. Reference load. Tara niya mag-add ng... ano ba ito? Okay. Dead load. Close. Mag-add. Reference load. Yon. So, yon, reference load, then close. Yan. Okay? Okay na yan. So, ngayon, mag-load cases details na tayo. Okay? Load cases details. Okay, load cases details. So, click add. So, ito na yung arrangement ng loading natin. So, seismic. Okay? So, EX. Okay? Add. Then, EZ. And add. Then, dead load or DL. Then, live LL. Okay? Click add. Then, close. So, ganito lang yung arrangement ng basic load case natin. So, okay. May other way pala ng pag, ano, no, paggamit ng ano ng mass function ano doon sa seismic loading ano, para makalculate yung base shear. Pag ito, pag sinetup mo tong reference load mo ng, oops, close. Okay, ito, itong reference load mo, pag sinetup mo ito ng mass, okay, then hindi mo na kailangan mag-reference load dito. So, alam na yan ni STAD na yung itong load na to is yung mass function. Okay, but yung ginawa natin is sinetup lang natin ito sa dead load, kaya nag-reference load tayo dito. Okay? So anyway, nandiyan na yung mga functionalities. So minsan kailangan mo ring i-test yung mga output ng study. Paglaruan mo lang, so trial and error. Pero mamaya i-verify natin 'yan kung tama yung result. So ayun. Para mag-trust kayo doon sa result, so i-verify natin ng manual calcs. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa EX. Okay? So click add. Then punta tayo sa seismic. So, X tayo, then point, 0.05, then, yan. So, pag yan ang input mo, so, mag-a-apply lang ng 5% accidental torsion, no? Yung 5% ng building dimension. Mag-multiply yung story shear mo doon, then mag-apply ng accidental torsion. So dito kasi sa di ko siya makita sa ano sa NSCP yung amplification of accidental torsional moment which is ito AX may formula yan ano so which is related dito ayan okay so pwede mong i-amplify yan okay pwede mong i-amplify yung accidental torsional moment using ito. Let's say, it's depende sa calculation mo, pwedeng 2 yan or more than 2 or less than 2. Okay? And itong command na to, valid lang ito pag meron kang rigid diaphragm, which is yung ginawa natin, nag-rigid diaphragm command tayo. Okay? So, ilalagay ko lang yan 1. Okay? Sa initial naman, kasi 1 eh, then ika-calculate mo yung drip on yung drip sa sides okay then i-evaluate mo yung AX okay so anyway sa accidental lang muna tayo okay
So, yung accidental torsion muna tayo. Yan. So, click add. Close. So, dito, sa easy, punta tayo sa seismic. Punta tayo sa seismic. So, C direction tayo. Ha? Then, 0.05. Then, 1. Yan. Okay. Click add. Then, close. So, mamaya makikita nyo yung seismic load yan. So, ngayon, dito naman tayo sa dead load. So, wala ka ng repeating ng loading. Siguro yung like yung ginagawa nyo before. Okay? So, i-reference load lang natin ito. Okay? So, click add. Then, punta ka dito sa reference load. Okay? So, dalhin mo lang doon. Then, lagyan mo ito ng negative 1. Click add. Close. Ayan. So, nakita nyo, tama na yung mga loading natin. All going down. Okay? Pag dito kasi sa reference load, pataas siya eh. Kasi mass ito. Okay? So, pero pagdating niya dito, which is sa line na to, sa load cases details line, dito nire-read ni STAD yung load, yung talagang loading dun sa model. Okay? So, mag-live load na tayo. Okay? So, ang live load natin, is 1.9 and 0.6 dun sa rope. So, 1.9 since residential lang ito. Ayan. So, basic floor area 1.9. Okay. So, general 1.9 then yung rope load natin is 0.6 kilonewton per square meter. Okay, so i-load natin yan. So, click add. Okay. Then, floor load tayo. So, dito negative na kasi nasa load cases level tayo. Okay, wala tayo sa reference. So, negative ang input ko rito. So, negative 1.9. Gamit ako ng group. Yon. So, ito, click add. Kunin mo to, click add. Then, ito, one way ito. Take note. Ito yung sa may bandang hagdan. So, one-way distribution, so, click add, then okay. So, nagkaroon na tayo ng live load. Ayun, 1, 2, tsaka yung one-way doon sa may hagdan. Ngayon, paano yung roof loading natin? Actually, pwede ka rin mag-group. Mag-group na lang dyan eh, okay? So, pero pwede ka rin mag-line load. Okay, so sa group, pwede rin siya. Okay, sa group, pwede rin. Pero take note, kailangan rin natin ng live load dito sa balcony, no? Kasi hindi natin mag-group itong may curve, eh. Okay? So, dito, pwede tayo mag-add ng dalawang line load. Okay? Which is 1.9 times 2 divide 2. So, 1.9 din. Bakit natin multiply sa 2? 2 kasi yung, so conservatively, tinake ko na lang na 2 yun, then divide sa 2. So, mag-a-add ako ngayon dito. Then, member load. So, negative 1.9. Click add. Close. Then, i-apply ko lang yun dito. Okay. I-isolate ko muna to, no? Itong floor na yan. View. Yan. So, 1.9. Then, select ko lang to. Pero, i-deselect ko ito na sa gitna. Using control key dun sa keyboard ko. Yan. Okay. Then, click assign. Yes. Yeah. So, then, view, full structure. So, sa roof naman tayo. Hindi ako nag-load dun sa ground. So, ita-transfer lang yun dun sa soil. Okay? kaya dito lang tayo nag-live load, tsaka yun dun sa taas. Sa taas naman, kasi ito, naka-overhang usable din ito eh. Itong like yung cantilever dito. So, i-apply na rin natin. Ano? Oops. Hindi, isolate natin itong roof beams. Okay, view and top. Okay, so i-apply din natin itong 1.9. Okay, then i-deselect ko yun. Click assign to selected beams. Assign. Yes, okay. So, ngayon, may overhang tayo din na 0.8. Ano? Then, ito 4 meters and
4 meters. So, yung tributary width nito is 4, of course. Okay, so, ang mangyayari ngayon dyan, mukhang may mali tayo, may mali. At tama dito 1.9 kasi usable ito eh, no? Okay, tama lang na 1.9 yan. So, ngayon, dito sa roof, okay, sa roof naman is 0.6 lang tayo. Then, i-multiply mo siya sa tributary na half ng 4, which is 4, total 4. 0.6 times 4, which is 2.4. So, mag-add tayo ngayon dito ng member load, negative 2.4. So, click add and close. Then, select natin ito. Okay, so yun na yung roof load mo, no? Yung 0.6 na yun. Dito naman, may kalahati ng 4 tsaka may naka-overhang na 0.8. So, yung kalahati ng 4 is 2 plus 0.8, 2.8. Then times mo yung 0.6 ngayon na pressure load. So, 1.68. So, add tayo dito. Member load, negative 1.68. Okay, so click add and close. Okay. Find the selected beams, assign, and click yes. Yan, okay na. Kompleto na yung loadings natin. Ngayon, try muna natin mag-run analysis before doing any load combination para makita natin yung error, mga possible errors. Minsan kasi meron talagang error, hindi mo maiiwasan. Okay, hindi mag-run analysis. Okay, so before ako mag-load combination, itong irarun ko muna itong basic load cases. Okay, so punta ko dito sa analysis print. Okay, then click add. Then close. Ayun, nag-add yung perform analysis command. Tanggalin natin lahat ng dimensions. View whole structure. Ayan. Then tingnan natin. Run analysis. Click save. So, okay, so may warnings. May 7 notes. Okay. View output file. Sa notes, hindi ganong delikado. Mga notes lang yan. Punta tayo sa warning. Okay, ito madali lang tanggalin ito. Change command lang ito eh. Okay, change command lang yan. Then, ito namang result. Okay, so sinabi ka lang, kumbaga, ni-notify ka lang niya doon sa paggamit mo ng mass function. Okay, so ni-notify ka na lang regarding doon. Pero okay lang yan. Okay, i-check na lang natin yung output kung magmamatch doon sa manual calculation. Okay, so tanggalin muna natin yung warnings natin. No? So, ganito lang yan. So, may sinumpo lang yan. Puntahan natin yung seismic load dito. Which is ito, double click ko dito. Then, type ka lang dyan ng perform. Perform analysis, then enter, change. Yan. Pero actually, CSTAD, nadidetect niya, yung first three letters noon, okay na sa kanya yun, alam na niya yung command. Okay, sa STAD. Kahit na yung i-type mo dyan is per, ana, then CHA, alam na niya yan. Okay, so equivalent din yan doon sa tatlong, sa dito sa pool text na command na to, no? Pareho lang yan. Okay. Oops. Okay. Cancel. Close. So, mawawala na yung warnings niyan. Pero yung notes, nandun talaga yun. Okay. Yan yung notes. Then, so, floor diaphragm, ito yung mga center of mass. Okay. Ito yung center of mass niya. Okay, then gumawa siya ng virtual master joint. Okay. So, yan, pwede mong i-plot ngayon yan, yung center of mass. Okay. Center of rigidity, isang command lang yon. Okay, so pwede tayong mag, mamaya, idagdag natin yung center of rigidity. Okay, so check natin yung, ito naman, yung vertical irregularities, ano, substory check. So, okay, sabi niya, okay. And regular naman yung structure natin eh. So, simple lang yan. So, walang substory yan.
Ngayon, i-check natin yung ano niya, yung base shear niya, no? So, base shear 226.88. Ito yung size, yung seismic mass 1753.2. Dapat ito rin yung total dead load. Kasi ang seismic mass natin is yung total dead load. I-check natin itong 1753.2. Okay? Kung yan ba yung total dead load. Punta tayo sa post-processing. Then punta ko sa reaction. Then ito yung total dead load natin, yung number 3. Seismic yung first 2. Ito yung dead, ito yung live. So 1753.2. So okay. Walang losses, okay, ng load. Okay? So match yung seismic mass tsaka yung total dead load. Ang i-check natin ngayon yung output na to, kung 226.88 bang ibibigay ng manual calculation natin. Okay, so sa manual calculation, meron tayo dito 0.41, then 8.5 tayo dito, 8.5 dito. NANB natin 1, then 4, ito is 0.731. Then ang H natin is ano bang total H natin? 6 plus 1.8, so 7.8, okay. Then yung W natin is 1753.2. Then ang CB and CA value 0.64. Ayan. Ayan, ang andito yan. Okay, yung CB tsaka CA is 0.64. 0.64 NB, no? Pero yung NB natin is 1. And 0.44 NA, which is 1. So, ayun. So, 0.64 and 0.44. So, masyadong malaki yung, yung base shear based on this formula. Ito yung maximum limit. So, 226.88. So, 226.88. So, 100% match. So, okay. Okay, good to go na yung stad natin. Okay? So, ganun din. Pareho lang yung other side niyan. Okay, pareho lang sila ng weight tsaka ng factors. Ayan. Okay, so ayan. Okay, so okay na yung seismic natin. I-close natin to. So mag-drip check naman tayo ngayon. Okay, so pwede na tayo mag-drip check. So general, then load and definition. Okay. Correct. Pwede na tayo mag-drip check. So, pero, kailangan natin ng load combination para dun sa drip check. Okay? Dun sa load combination para sa drip check, punta tayo dito sa drip. Yeah. So, sabi kasi ni NSCP, okay, where allowable stress design is used and where drip is being computed, the load combinations of section 203.3 shall be used. Okay, and the mathematical model should comply with 208.62. So, yung combination section ng 203.3, which is ito yun. Okay? And, 0.3. Then, 0.03. Okay, ito yung modeling requirements. Okay, ang modeling requirements niya is kailangan stiffness properties reinforced concrete and masonry shall consider the effects of crack section. Okay, yung crack section based on ACI tsaka itong table. So, kailangan mo ng mga reduction factor, okay, sa inertia. So, ito based on NSCP table. So, 0.7. Sa walls, sa columns, 0.7 din. Yung beams is 0.35. Okay? So, gawin mo natin itong load combination na ito. Okay? Yung 1.4. Pwede mong eliminate ito. Yung meron lang na involved na seismic. Pero may ginawa na ako dito yung automatic load combo para sa drip. Okay? Dito sa stat. So, nilagay ko na siya dito.
NSCP 2015. Then, ito yon. So, drift. So, pag generate ko yan, so automatic na yan. Yan. Okay, so ito yung, so pwede ka rin mag-manual load combination, no? So, pero mas maganda, i-generate mo na kung lagi mo siyang gagamitin. So, kung paano ka maka-create ng sarili mong, like auto load combination, pwede ka pumunta dito sa commands, then loading, then edit auto load rules. Yan. So, pwede ka mag-create ng sarili mong table dyan. So, ito, sa akin may NSCP ako dyan, may tatlong category. Concrete design, AICLRFD, tsaka yung drift. Okay? So, ayun. So, i-generate ko na lang yung load combination ko dito. Okay? Auto load combination, NSCP 2015. Set ko sa drip. Then click generate. Yun na. Click add. And close. So, ilang ano yun? 5 to... So, 8 load combination ano, ang nag-generate. Okay? So, load case 5 to 12 yung pang-check natin. Drip. Okay? So, punta tayo dito sa analysis print. Okay? So, sa analysis print. Then, close natin to. So, perform analysis, punta tayo sa post print. Okay? Click mo itong define commands. Then, load list. Yan. Ito yung load list natin sa drip. Okay, so click add. Ayun, so close. Ayun na yung load list. Okay, so ngayon, magdagdag tayo ng drip check command, no? Story drip. Okay, so pre-calculated ko na to, which is ito. Okay, pre-calculated ko na yung allowable drip. Okay. so H over 238, so 1 divide 238. Kailangan natin lagyan ito ng plus. Ayan, 0.0042. Okay? So, reciprocal kasi ang input dito. 0.0042. Okay? Click add and close. Ayan. Okay? So, then, kailangan din natin, dagdag pa tayo ng isa pang command. Okay? Yung center of rigidity, no? Define commands. Okay? Diaphragm center of rigidity, click add, and close. Ayan. So then, i-run ulit natin yung analysis. Okay? So then, punta na tayo sa output. Result, floor diaphragm, center of mass, soft story check, okay lahat. Story drip, pass, okay? Pass, okay? Pasado yan. Then, center of rigidity. Okay? Center of, so, may nakalimutan tayo, no? Sabi kasi dito sa NSCP na yung mathematical model, kailangan i-consider mo yung reduction factor ng inertia, no? Okay? So, i-assume mo na crack yung mga section. So, pwede yan sa STAAD. Okay? So, punta ka lang dito sa modeling, general specification, then punta ka dito sa beam, then makikita mo dito yung reduction factor. Yan, pwede kang mag okay, let's say 0.7 pag column, okay, 0.7. So sa RYZ then RY sa RIY, okay? Kung column then 0.35 naman, 0.35 kung beam. Okay. Okay, so kung okay na yung structure natin, pasado siya sa drip, okay? And okay na rin tayo sa seismic, so ready na nating i-design yung structure natin. Okay? So pwede mong gamitin yung design functionality ni yung basic design functionality ni STAAD. Okay, which is design, then punta ko dito sa concrete, then ACI. Then mag define ka ng parameters dito, then mag
commands design beam column. Okay? Pero very limited kasi yung output niya ibibigay nito. Plus yung very basic din yung calculation. So, mas gusto kong gamitin dito si STAAD Advanced Concrete RCDC. Okay? Makikita nyo, napakagandang program. Mag-generate siya ng drawings as well as yung calculation. Okay, so sa second video natin yun, gagawin. Okay, thank you.